Oh, mga kapatid, 700,000 pesos ang halaga nitong Montero na to, all stock. Ito po yung mayroong ginawang pinitik, yung kanyang odometer. Ipapakita ko po sa inyo kung ilan ang tinakbo nito. Kasi po, ito ay napitik yung kanyang odometer reading. Ito po, tignan nyo po. Ito na naman, isang unit na nabili na naman sa buy and sell. Dito po sa tinakbo nitong sasakyan na to, ang makikita nyo po dito sa odometer reading niya ay 108,946. Ayan, pakita mo nga yan sa rento. Isa rento ngayon ng cameraman ko. Ayan. Kaya nga po, nakita nyo, nakailaw pa yung airbag. Tapos ito, nais namin yung transmission. Nagpalit kami ng ATF, pero di pa rin ganun kaganda. Delayed pa rin yung shifting. Tapos ito po, mga kapatid. Ang totoong tinakbo po nito, makikita po dito sa ating scanner, yung kanyang odometer calculated by ECU, 140,256 kilometers. So ito na po yung tinakbo niya, mga kapatid. E samantalang dito, sa kanyang dash, sa kanyang gauges, 108,946 lang. Pero dito sa talagang ipinapakita ng scanner natin, 140,256. So, pinitik nila ng 32,000 kilometers. Eh, siyempre, kung mabibili mo ng medyo mababa yung kilometrahe, talaga may inganyo ka na mabili siya. Ito, dinala nga sa akin itong unit. Kaya mga kapatid, mag-iingat po kayo. Hindi porke maganda ang itsura, hindi porke malinis, at nung ginamit nyo, medyo maganda yung takbo niya. Eh, pero pag nagtagal naman, nag-iiba na yung takbo, delayed na yung shifting. Eto, sakit ng ulo. Ayan, kapapalit lang din ng baterya. Biro mo, kabibili lang, sira ka agad yung baterya. Tapos, kung ayusin pa natin dito, yung transmission nito. Pagating naman sa engine, wala pa akong nakikitang problema. Pero nung isang araw nga, di ba, mayroong blow-by na 45.6 na Montero din, na ngayon ay ino-overhaul na natin. So mga kapatid, yan po yung masasabi ko sa inyo. Talagang unang-una na pagdiskitahan nyo pag kayo ay bibili, yung tinakbo. Kasi po, last pag talaga, pag ganun kalaki yung tinakbo, tapos ang babayaran mo, ay yung mababang reading. Huwag po kayong papayag doon. Kaya magsasama talaga kayo ng mekaniko hanggat maaari yung may scanner para po makita yung tinakbo nung sasakyan na bibili nyo. Ito mga kapatid, papakita ko po sa inyo kung paano naman. Kung halimbawa may scanner kayo, kung paano nyo ma-check, ito, pakita ko po sa inyo. Kadalasan, halos lahat ng OBD port na papasukan ito dito sa mga sasakyan na may OBD, okay, dito sa ilalim. O, si Montero, nandito siya, dito sa area na to. Yan. Yung iba naman, talagang kitang-kita mo, iginaganon mo lang yung OBD. Ngayon, yung mga Japanese, yung mga converted, siyempre, huwag kang maghahanap dito. Halos karamihan na doon sa kabila yung OBD. Kasi nandoon, doon sa driver side po talaga yon nakalagay. Sa rento, dito, lapit ka. Itong scanner ko, luma na to. Wala pa kasi yung order natin na launch din na bago. Yung nakakapag-program na ng, ano, ng susi. No? So dito, luma pa to. Pero kaya namang mag-detect nito at kayang mabasa yung odometer reading na original ng ECU. Punta lang kayo dito sa manual scan. Hanapin nyo ngayon yung model ng sasakyan, Mitsubishi, tapos okay. And then, nahanapin niya ngayon yung VIN niya, Vehicle Identification Number, sorry, ayan. Ayan. Okay, punta tayo ngayon doon sa System Selection. Ayan. Puntahan nyo ngayon yung MPI, GDI, Diesel, ito kasi yung engine. Okay? Click nyo lang yan. And then, Read Data Stream. Halos pare-parehas naman po yung mga scanner, no? So, dito nyo lang, sundan nyo lang itong ginagawa ko. Ayan. So, hindi ko lang alam kung papayag yung mga bibilan nyo ng sasakyan na may dala kayong scanner. Pero ang talaga ng mga dahilan kung bakit kayo may dalang scanner, siyempre, para malaman nyo kung may mga nakatagong chismis yung sasakyan na yan. Okay. So, punta kayo ngayon doon. Select all. Tapos, okay. Ayan. Start ko na rin. Kasi dito, makikita nyo lahat yung reading niya. Kung gumagana po yan. So, lahat dito, nakikita nyo. Oil temperature, nandyan. APS sub. 80. Barometric pressure sensor. O, ayan. Pag may pula dyan, ibig sabihin, may
merong may diferensya. So lahat yan, naka-blue yan, okay yan. Okay. Ayan. Tapos, lipat kayo. Yung susunod, wala siyang cruise control, kaya naka-off yan. Okay, hindi ito equipped ng cruise control. Okay. So, doon sa EGR valve, target position, EGR valve, so, lahat na yan. Kung hindi ka mekaniko, hindi mo maintindihan. Pero siyempre, kung mekaniko ka, madali mong maintindihan yan. Okay. Engine revolution, yun yung RPM, 651. Yan, makikita mo dito yung kanyang RPM. Okay, tama siya. And then, nahanapin mo lang dito, mga kapatid. So, lipat ka lang. Makikita mo ngayon dito yung hinahanap natin. Ito na, pang ilan kaya siya. Odometer calculated by ECU. 140,256. So, ito ay 9 pages. Kaya, nandito sa 6 itong sa Montero. Dito sa scanner ko. So, dito pa lang kita mo na 140,000 yung talagang total na tinakbo niya. Pero dito, 108. Kapag ganun ba, bibilin mo pa. So, siyempre, nagkalokohan na doon. Huwag na kayong papayag. No? Yung buy and seller na yon may something doon. Pero palagay ko, kung alam nung nagba-buy and sell na ito, pinitik ang milyahe, ang odometer reading nito, hindi talaga kayo pagagamitin ng scanner. Kaya po, kawawa, yung mga bumibili ng sasakyan na talagang pinipitik yung odometer reading. Nako, hanggat maaari po sana, huwag kayong magpadalos-dalos na bumili ng sasakyan kung hindi rin lang kayo makakapagdala talaga ng scanner nyo or ng mekaniko na may scanner. Okay mga kapatid, ito. Pakita ko sa inyo itong mga ginagawa namin. Ito, 4x4 lang talaga to, naka 4-inch body lip. At nilagyan ko na ng steel bumper. Yan. Ngayon, dahil sa ang gusto ng may-ari nito, naka-offset yung kanyang gulong. So, ito yung mga bagong gulong. 235, 75 by 15 lang to, R15. Ngayon, nilagyan ko na rin itong bushwhacker. Ayan. Ito, ginagawa pa po yan. At nakakabit na rin yung kanyang stepboard. Ayan. Tapos, lahat ng upuan nito, tanggal. Kasi nga po, pinari-upholstery ko rin yung upuan nito sa seatmate. Ayan. Kaya ito, paglabas nito, amoy bago. Kasi bagong palit yung leather ng upuan. Ngayon, ito naman yung kay Mr. Kalong Kaging. ongoing na rin kami dito para sa painting. Kukulungin ko to, hinihintay ko lang yung tent. No? Meron kaming biniling oven na tent type na siya. Na talagang pag nagbuga kami rito, ay wala kang maamoy na pintura. So, baka bukas ma-deliver yon. Ang kagandahan lang doon, dahil tent siya, na ililipat-lipat namin. Kung halimbawa, dito na ako magbubuga, ililipat lang namin yung tent. Ito yung bago naming pintor. Ito legit, taga-local ng Peña Francia. Natala ako doon dati. Di ba? Diyan sa taas, no? Anong pangalan? Wilmer po. Oh, si Ka Wilmer, apelyido? Opeña po. Aya, Opeña? Opo. Oh, ayan. Ito, ilang taon sa Saudi. Talagang pintor. So ito, nasa preparation kami. At ito ay napakagaling na bumatak. Ito si Ka Wilmer. Matagal to sa Saudi. Ilang taon? 15 taon po. 15 taon. So ngayon, siya ngayon ang nagsabi sa akin na gumamit kami ng water-based na pintura. Yung water-based na pintura, wala po yung kaamoy-amoy. Tama ba ako, Ka Wilmer? Opo. Pero maganda rin yung kulay niya. Opo, maganda rin yung kulay po. Halos 100% yung ano niya. Kahit hindi ka magsapyaw. Ano yan? Urethane din? Hindi po. Water-based siya po. Water-based. Kuwan siya sa amin doon, auto-color o kaya sequence ang gamit namin sa ibang bansa. Eh pero matibay din yan. Matibay po. Katulad din ng mga urethane. Opo. Ay, mas matibay pa po kasi duble po yung ano niya, yung presyo niya sa ano. Sa ordinaryong urethane, yung mga anzal na yan. Opo. Oh, so mas maganda pala yan. Pero yung top coat? Ganon din po. Pareha lang po ng urethane lang po. Oh, pero yun, medyo may amoy na yung top coat natin. Opo. Oh, yun lang. Pagdating sa top coat, doon na amoy kasi nandiyan yung labanan talaga nung pagka-gloss niya eh. Yeah. Diba? So anong magandang top coat na gagamitin natin? Dito, PPG po ang pinakamaganda. Ano po? PPG po. PPG. Ah, PPG. Oo. Naririnig ko na yan nung araw pa eh. Pero hindi ba kayo, pan ng Anzal? Yung show finish. Okay lang. Okay lang din, no? Sino ba, ano ba mas mahal sa Anzal saka sa PPG? PPG po. Mahal. Ah, mas mahal pa yun. Mm-hmm. Kaya mga kapatid, antabayanan nyo yung mga gawa ni Ka Wilmer. 15 years sa Saudi to. Ngayon, nandito na sa Autoran. Tignan nyo po. Itong, sabi nga niya, itong mga ganitong sasakyan, wala daw sa Saudi noon. Ito kasi talagang nakiusap na ating gawin. Ngayon, may mga susunod pa tayo ron.
May BMW ka pa na titirahin. Opo, opo. Tapos yung Pajero na 3 doors. Opo. Ha? Saka yung Honda City na puti. Opo. Oh, yun, nakita niyo yung Honda City diyan. Oh, yun, bugbog na bugbog yun. Ikaw ang titira niyan. Ito yung tinaas namin na Revo. 4-inch body lift. Ito yung kanyang lift blocks. Maximum na yan. At ito, kaya meron yan kasi ito ay naka-steel bumper din. Bago na rin yung mga gulong niya, 23575 R15. Pero ang ginagawa namin dito, hindi ako nagpipihit sa torsion bar. Kasi nga, magbabago yung kanyang suspension, yung takbo, yung ride niya, magbabago. Ang ginagawa ko dito, ito po, pakita ko sa inyo. Kita pa, kita ba to? So ito, binago ko yung mounting dito kasi doon sa mga naka-Revo, kapag nagpalit kayo ng malaking gulong, itong gulong tatama dito sa mounting. Kasi ito pong mounting na to, nandito yan sa baba. Kaya tatama siya rito kapag pinihit nyo yung manibela. E ito naman, since ito po ay binadilip na namin, so itong mounting na to, nitong body, at ito naman ay sa chassis, tinanggal ko yan at itinaas ko siya para kahit na anong liko mo nitong gulong, hindi po siya tatama dito. Ayan. So ito, pwede ko pang pabawasan to, papabilog ko to para hindi delikado. So yan, malayong-malayo na po ito at hindi na po siya tatama dun sa inyong gulong. Kasi kapag ka ang binago mo, yung pinihit mo yung torsion para umangat siya, delikado yon. At saka matagtag yon at hindi maganda ang ride. Mga kapatid, ito yung aking crown. Ito yung service ko araw-araw. Medyo malakas sa gasolina, pero wala akong choice kasi gusto ko siyang gamitin. Ngayon, may baon akong fluid palagi dito. Ayan, yung aking Whiz na brake fluid, DOT3. Bakit ako laging may baon? Kasi nagbabawas ang fluid dito sa brake master. Eh, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na maipagawa ito kay John Ray. Si John Ray, yung pinakabago namin dito. Ay! Bakit nagkaedad si John Ray? Nag-iba itsura. Asan si John Ray? O, si Ka Richard pala to. Ah, nandun, indutusan. Ka Richard, pakita mo nga sa akin yung problema. Ayan. Ito mga kapatid, oh. Kaya pala ako nagbabawas ng fluid madalas kasi po sira na yung brake hose. Ito, tumatagas na dito yung fluid. Eh ito po, all disc brake to eh. Kaya talagang halos wala kang makitang problema doon sa kanyang mga caliper, yung pala mismong brake hose ang may problema, sira na. Kaya kapag kayo ay nagbabawas ng fluid, doon nagdadagdag kayo at halos araw-araw or every other day, yun nga po, baka may problema sa inyong braking system na hindi nyo naman napapansin doon sa inyong mga preno, yung pala sa mga brake hose ang problema. Halimbawa, ang bibilin mo, Toyota. Ganito lang, ang OBD niya nandito sa ilalim. Ayan. Doon ko siya sinaksak, oh. Ayan. Ito kasing scanner nga natin, tulad na sinabi ko, lumang version na to, kaya siya ay mayroon pang wirings. Yung mga bago ngayon, meron na siyang mismong yung OBD2 na man siya, Bluetooth, na pwede mong gamitin sa cellphone mo. May nabibiling ganun. Sasaksak mo doon yung pinaka-OBD, tapos naka-Bluetooth siya doon sa cellphone mo. Ngayon, ganito lang po. Punta ka doon sa manual, huwag ka mag-auto-detect. Punta ka ngayon doon sa model niya, Toyota. Ayan po. Tapos, okay, yung version niya. Okay, medyo mabilis naman to. Ayan. And then, doon ka sa 16-pin kasi yung aking OBD socket ay 16-pin. So, punta ngayon ako dito sa 16-pin na Europe and Other. Ayan. Okay. So, ganyan po ah. Ayan, lalabas po yung 2020 to 2009. Okay, with smart key. Ito po wala kasi manual transmission to, ito yung low end nung Innova na to, pinambabiyahe po kasi to, pinanggagrab, o taxi. So lalabas ka agad, yung kanyang vehicle identification number, pati yung vehicle information. So dito sa vehicle information, ito yung VIN niya, ito yung vehicle name, Innova Kijang. Okay, tapos yung model, gun, and then yung engine type, 1GD, FTB diesel. Year 2019. Tapos yung travel mileage niya po, mga kapatid, ayan o, 201,713 kilometers. Ito kasi, ginagamit pa talaga ng may-ari. Ngayon, kung makakabili ka ng ganito, mga kapatid, eh, yun nga yung pinipitik nila. Tingnan niyo po dito sa dash niya. Okay. Kita ba, sa rento? Oh, ayun o. 201,713.
Parehas po dito sa reading natin dito. Ayan. 201,713. So kung ito ay ginalaw na, gagawin nilang 100,000 diyan, tapos ang makikita mo sa scanner mo ay 201,713. Iyon, pinitik na po 'yon. So pagka ganun, back out na po tayo. Kaya po napaka-importante. Nako, ang dami po kasi ngayon na mga ganitong mga sasakyan na ibinebenta na talaga pong pinipitik nila. Napakadali na po kasing i-manipulate nung mga figures na to kung ikaw ay mayroong software na ginagamit nila na pang-manipulate. Ang problema po mga kapatid, hindi naman yan lahat nare-read ng scanner. May mga models at mga brands ng mga sasakyan na naka-hide po itong tinatawag na travel mileage, yung odometer reading niyan, kilometer reading niyan, nung mismong engine na yun, nung ECU nun. At dahil nga po sa luma na itong aking scanner, hindi po lahat ng models ng mga sasakyan ay kaya niyang i-read itong travel mileage at may mga iba pang mga options na hindi kayang gawin ito. Pero yung mga magagandang scanner na mamahalin, ayan, yung mga modelo ngayon, yan nga po yung nakaka-read nito at nakakapag-manipulate pa. Kaya pinaka-importante pa rin po talaga mga kapatid, magsama kayo ng mekaniko or magsama kayo, kung hindi man siya mekaniko, yung talagang bihasa sa pagmamaneho. Kasi po, yung mga sasakyan na mabibili nyo, yung kapag ka yan ay ipina-test drive, o dapat talaga may test drive ha, huwag kayong papayag na walang test drive. At hanggat maaari yung test drive, yung pwede nyo siyang patakbuhin ng mabilis. At kapag ka po kasi pinatakbo nyo na yan sa mga rough road, maririnig nyo talaga kung nagkakalampagan yung mga pangilalim yan. So, yun yung mga ilang pwede nyong gawin na matest nyo talaga yung bibili nyong sasakyan. Ngayon, kung hindi nyo po talaga makikita yung totoong travel mileage ng sasakyan na yon, at yun nga po ay napitik, paano nyo ngayon yan masusolusyonan? Ito po, gumawa kayo ng kasunduan at i-attach nyo doon sa inyong deed of sale na kung yung nabili nyong sasakyan ay minanipulate or inalter or pinitik yung odometer reading, yung travel mileage, pwede nyo siyang balikan, pwede nyo siyang kasuhan dahil yan nga po ay talagang panloloko. So mga kapatid, napaka-importante po talaga na huwag kayong makabili ng mga depektibong mga sasakyan ito dahil napakalaki ng magagastos nyo kapag yan ay pinagawa. Tulad nga po nung Montero na unang-unang ipinakita ko dito sa vlog na ito. Mga kapatid, sana po nakatulong sa inyo ang vlog ko na ito. Kung pwede po, paki-share, paki-like at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.